Hi guys! Welcome back to Kay Walls Vlog. So for today's video, nandito tayo sa Dubai Airport Terminal 1 para sunduin si Ate Jesseline. Si Ate Jesseline is galing dun sa Saudi Arabia na nag-cross country. Actually, si Miss Jesseline, may ticket na siya noong December 17 pero ngayon lang siyang December 30 nakaalis dun sa Saudi Arabia kasi dun sa amo niya na medyo mahigpit. So nandun ngayon yung jowa niya at pupuntahan natin. Guys, salika, let's go! So kasama ko ngayon yung kanyang boyfriend. Ano na yung nararamdaman? The first time niyo pwede magkita, no? Oh my God! So guys, nagkakilala din sila sa Mobile Legends. So yung mga nagiging client natin, nagkakakilala sa Mobile Legends. So si Kuya, excited ba kayo? Magpapakasal din po ba kayo dito? Baka sa pag-uwi na lang. Sa pag-uwi ng Pilipinas. Okay, so loving-loving muna dito. So ano na po po nangyari? Delayed po yung flight delayed niya? Delayed po, oh. Delayed. Yung sa kanina po. Oh. Arrive na po siya ng 10:17. So naka-ano na po siya. Nakababa na siya. So hintayin na lang po. Nakausap niyo na po ba siya? Nag-message po? Hindi pa. Ah, okay. Naka-curious ako, ano yung naging reason na magkita kayo at dali mo siya dito? So yung nag-decide? Kaming dalawa. Ang unang plano kasi namin, dapat sa July, uwi kami sa Pinas. Oo. Masyadong matagal. Tapos sabi niya, gusto niya umalis doon. Kaya sabi ko, dito ka na lang kung gusto mo. Ayun, kaya... So nag-decide siya, so dito na siya pwede. Dito na siya hanap ng work. Opo. So guys, nakikita na namin si Miss Jesseline. Ayun na si Miss Jesseline. Hi, Miss Jesseline! Hi! Kamusta po? Sige po, dun po tayo. So ayun na guys. Ito na sila. So first time nila magkikita. And then interviewin natin si Miss Jesseline. Ano yung nararamdaman nyo? Ayun na siya. Kinakabahan. Kinakabahan. So dito tayo. Bilis. And where's Miss Jesseline? Hi, Miss Jesseline! Kamusta po? Oh. So, first time niyo po nagkita, no? So, maupo po muna tayo somewhere. So, hindi alas 8 na kasi umalas yung aeroplano dun eh. Ah, delayed po yung aeroplano. Oo, alas 6 po yung flight niyo, no? Oo, kasi ano, tawag nito? Yung pasero, late na. Ah, late po. Hinihintay talaga dun. Oh. So, mukhang fresh na fresh si Miss Jesseline. Hindi mukha nagpaganda talaga si Miss Jesseline para kay Kuya, oh. Gutom na ngayon. Ay, nagugutom. Oo nga pala! Nagugutom na nga pala. Gusto niyo, pili muna tayo dito na makakain. Hindi na. So guys, i-interview natin ngayon si Miss Jesseline saka si Kuya. Ano po name niyo, Kuya? Aljon po. Si Kuya, ano po? Aljon. Si Kuya Aljon. So, Miss Jesseline, kamusta naman po yung biyahe niyo? Ako? Opo. Ano? Parang ewan eh. So wala pa ba sa ano kasi parang hindi niyo na-expect na mapupunta kayo ng Dubai? Oh, hindi. Kasi ano, sa airport kasi ano, tatlong room na puntahan ko eh. Bakit? Parang tatlong room po? Kasi sabi sa akin, doon ako maghintay ng bus. Tapos ano, doon pala sa ibaba yung bagong ano doon nila, may bagong room na ginawa. Ah, may bagong room. So bago po kayo pumunta dito, ano po yung pag-decision ninyo? Kasi parang, bakit kayo nag-Dubai? Kami gusto eh. Ay, syempre po, both decisions. So first time niyo po siya nakita. So, request ni Miss Jesseline, ayaw niyo magpa... kasi alam mo na yung doon. Baka makita din. Oo, totoo po. So, yung amo niyo, so guys, may pinagdaanan din si Miss Jesseline dun sa ano, sa Saudi Arabia kasi medyo mahigpit yung amo niya. Gusto talaga ng amo niya is pauwiin siya ng Pilipinas. So, nung una, na-rebook pa yung ticket niya. So, nasayang yung ticket niya. Papas ngayon, ayan, thanks God that nandito na rin siya. So, sabi niya, nasira niyo pa po yung pintuan ng amo niyo. Oo, kagabi. Nag-away kami kagabi. Bakit po? Ano yung pinagbali ng away? Sabi niya, hindi na itolerate yung ticket ko ulit. Oo. Kasi nga, bawal daw, not allowed. Sabi niya gano'n. Ano po ba yung una? Yung una po is binook niya kayo ng ticket going to Philippines? Hindi pa. Magbubook pa lang siya pero kasi ang ticket kasi maabot ng 12,000. Opo, mahal talaga yung ticket. Sabi niya, after Ramadan na lang daw ako uuwi. So, extend po dapat kayo? Oo, kung... Oo, hindi siya dumating. So yung ikaman niyo po is expired na po doon. End of contract na po talaga kayo. February mag-expire na 'yan. Ah, February, so it means hindi pa expired.
Hindi. Pero yung kontrata ko, end na last month. Ah, last month. So ngayon po, yung ano nyo, ano tawag dito? Buti yung exit paper nyo, mabilis po. Though hindi naman po siya hinanap sa airport, no? Ay hindi. Kasi sa immigration, pag type ng pangalan, andun na agad. Nakakita na. Binigay na ka exit paper o hindi naman? Apat na beses niya ako in-exit. Ah, nabinigyan po na exit Since paper. Yung first ticket ko, in-exit na niya ako noon. Opo. Pero di niya ako pinayagang umalis. So ngayon, gusto ko pa niya talaga i-extend para magtrabaho sa kanya? Oo, tapos bago ako umalis, tawag ng tawag. Baka magbago pa ano, sa tumawag ka sa akin, magbagong isip mo. So, ano po ba, masipag po ba talaga kayo doon at gusto kayo ng amo niyo? Hindi, mahilig ako matulog doon eh. Ay talaga? Eh bakit gano'n? Favorite po ba kayo ng amo nyo? Ewan kasi simula nung dumating ako, hindi na nagpupunta yung asawa niya sa hospital kasi may weekly injection yun eh. Oo. Matanda na po ba? Hindi, 40 plus pero may maintenance siya na so ina-assemble pa yung injection. Eh alam ko naman kaya hindi na siya nagpupunta. Kaya gising-gising na kayo. Nakatipid siya. Ginawa po lang kayo nurse. Nurse na tawag yun sa akin. Okay, so dito naman sa, alam ko gutom na si Miss Jesseline. Wala na siya sa ano, pero ayan si Kuya. So kayo naman po, ano po yung plano niyo dalawa? Kasi guys, nagkakilala lang sila sa Mobile Legends. Hindi ko alam, sino po paggamit niyo sa Mobile Legends? Nagkakilala kami or yung main? Yung nagkakilala muna kayo. Angela ako. Guys, iba yata yung mga Angela kasi last time na in-interview din namin, Angela din. So, sumanib kay MM, ano? Hindi, that time kasi may kalaro din ako. Opo. May kasabi. Siya, na, nakasama lang siya ba? Ah, talaga? May kalaro talaga ako noon. So, pero yung pinaka-main po na ginagamit niyo? MM din, pero nung naglaro na kami, nagtatank na ako. Bash siya. Ay, talaga? Eh paano nag-start na ano, nagka-inlovean? Kasi yung dalawang, yung isang client ko din, ganyan yung nangyari. Paano nag-start? Paano nag-start, Kuya? Ikaw? Pang baba, pang ano din, pang yung trash talk, tapos sino kumuha ng number? Or FB? Or sinerge mo, syempre minsan, after game, t-check na. Hiningi ko, ayaw niyang pumayag sa WhatsApp, gusto niya sa Facebook. Mm-mm. Hindi yun, binigay ko yung Facebook ko, hindi niya din makita, kaya binigay niya yung Facebook niya sa amin. Ay, siya si ate din. Sige, so anong plano niyong dalawa dito ngayon po sa UAE? By the way po, taga Abu Dhabi pa sila, so medyo mahigpit po ngayon sa Abu Dhabi. Actually, kailangan ng PCR test papasok ng Abu Dhabi. So I think okay naman yung PCR ni ate, kakalabas lang po kahapon, no? Kagabi, Kakalabas lang kagabi, so pwede siyang pumasok. Diretso po kayo ng Abu Dhabi niyan? Diretso na kayo. Or mag-hotel po muna. Kung may makuha na ano. Carlin. So yun na lang po. Ano po yung ma-recommend po sa mga gusto mag Dubai po kasi takot po yung iba. Akala nila scam ganun. Actually akala talaga nila scam pero pag nakita nila yung YouTube natutuwa sila. Yung mga kasama ko kasi gusto din mag cross country. Sabi ko ako muna. Try nyo po muna. Ako muna, tapos sunod na kayo. Kasi yung isa, magko-cross country yun, pero umuwi siya nung last week sa Pinas na diretso, ewan ko, hindi ko alam. Pero yung isa, gusto niya. Oo. Sabi ko, i-chat kita kung ano, kung kung bibilan siya ng ticket ng amo niya, ibibigay ko yung contact mo sa kanya, kayo na yung mag-usap. Oo, totoo po yan. So, ayun guys, so maraming salamat po kuya at ate, at sana yung maging maganda yung buhay niya dito sa Dubai. Yung pagiging OFW hindi madali. Talagang ano talaga yan, sugal. Kasi hindi natin alam kung suswertihin ba tayo or hindi, pero as long as na meron taong nagsisikap ka at may taong nasa tabi mo para i-cheer up ka, yun yung pinaka-importante. So sige po, alam ko gutom na si ate at malayo po yung bahay nila, Abu Dhabi pa. I think mas okay na kumain po muna kayo. Sige po, thank you. Bye-bye po. Bye-bye kayo at magpakarami. Sige po, bye-bye.
Pero gusto ko lang pala guys magpasalamat sa lahat ng taong naniniwala at mga kumukuha ng ticket sa amin. So makakasigurado kayong makakarating kayo dito sa Dubai sa abot ng aming makakaya. Okay? So guys, maraming salamat and have a good day. Bye!